Magandang hapon mga kapatid! Ako po ang inyong News 5 correspondent dito sa PNP, Patricia Mangune. At bibigyan ko po kayo ng update dahil kung naalala nyo ba si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca, mga kapatid. Oo, inanunsyo po ni PNP Chief Debold Sinas kanina umaga na epektibo ngayong araw ay dismissed na po sa serbisyo, dismissed na sa pagkapulis si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Kung naalala niyo mga kapatid, si Staff Sergeant Nuesca ang involved doon sa pamamaril. Siya ang mismo point blank na binaril ang mag-ina na si Sonia at Frank Gregorio sa Paniki Tarlac noong December 20, 2020 matapos lang ang isang heated argument. Di po ba? At ayon dito kay General Sinas, naresolba na kasi ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang administrative case. Para yan, sa 2 counts of conduct or grave misconduct para dito, laban dito kay Nuesca, gayon din ang 2 counts of conduct unbecoming of a police officer. At dito nga, napatunayan, base na rin sa video, di ba? Napanood nyo naman mga kapatid ang video ng kanyang pamamaril ng parang kala mo eh, walang reaksyon sa mukha at kala mo normal lang ang kanyang pagkakabaril. Nakita ng IAS o ng Internal Affairs Service ng PNP na may pananagutan talaga. Kaya tinanggal na po siya sa pagkapulis. Okay? Ano ba masasabi nyo dito mga kapatid? Nako, bitay na daw. Teka, wala naman tayong death penalty ngayon. Yan sa ating mga netizens dito, no? Oy, sige mag-shoutout muna tayo dito kay Mai Miniel. Watching from Capas, Tarlac. Good afternoon po. Oh, mga taga-Tarlac dyan, ano bang masasabi nyo? Tanggal na po sa pagkapulis si Staff Sergeant Jonel Nuesca. Okay, mula naman kay Furtis Fortuna Aduivat. Dapat pinatay na rin yung pulis na yan para hindi mapamarisan. Iba naman yan, baka kayo pa ang makasuhan yan kung papatayin pa po yan. Ano? Huwag naman ganon. Huwag naman. May batas naman tayo at dadaan dapat yan sa due process. Total naman ay si Nuesca ay humaharap din sa criminal charges naman for murder, di ba, sa korte. At nakakulong siya ngayon sa BJMP sa Paniki, yung kulungan o detention facility ng BJMP. Okay. At kung napanood nyo nga rin ang iba pang mga detalye tungkol sa kanyang arraignment noong January 7, not guilty plea po ang kanyang in-enter na, noong kanyang arraignment. Sinabi niya not guilty siya sa pamamaril, ano? Okay, sige, magbasa muna tayo ng mga comments dyan, ng mga netizens. Kayo ba? Tingin nyo ba tama bang, kumbaga, deserving ba siya na talaga matanggal na sa pagkapulis? Ayon kay Danilo Ahmad, hindi yan fake news. Lipat lang ang assignment. Malipat yan kay Sinas. Ha? Ano ba bang ibig nyo sabihin? Fake news po ba na siya ay na-dismiss? Mukhang na-serve na po ng NCRPO ang kanyang dismissal orders kasi naka-destino po originally si Nuesca sa Paranaque PNP o police station. No. Okay. Mildred Baldugo Petrola, shout out. I'm watching from Nueva Vizcaya po. Hello po, maganda pong hapon mga kapatid. Ayon naman kay Janet De La Paz, sentensyahan na dapat yan. Malinaw naman ang ebidensya. Depende na yan sa korte, no? Yan ang magsasabi kung guilty ba sa murder itong si Nuesca. Okay. Yes, dapat lang sa kanya yan. Ayon kay Lita Manzano. Okay, so may mga pabor sa naging pagkakatanggal niya sa pagkapulis. Okay, ayon naman kay Jessel Cabeltes. Buti nga sa'yo. Nako. Wag na rin naman tayo maging ano, mag-wish ng ill wish alaban sa ating mga kapwa ano. Rodjun Cruz, ano ba 'yan ang tagal? Buti na lang hindi nakawala 'yan. Matagal ba? Pero ang sinabi ng PNP kasi ay within 30 days hahatulan ng administrative case laban kay Nuesca. Eh natapos naman ng IAS ang kanilang admin case in less than 30 days kasi December 20 nangyari, di po ba? At ngayong araw, January 11, meron na pong hatol ang PNP IAS.
Okay, ayon kay Kaf na shout out po. Mabibigyan, naku teka, ang dami po. Naku, marami pong salamat mga kapatid dahil napakadami po nating mga, hindi ko na po mabasang lahat ng inyong mga comments, pero maraming maraming salamat sa inyong participation ngayong hapon na ito. Muli po, mula dito sa PNP Camp Krame, ako po ang inyong News 5 correspondent na si Patricia Mangune. Teka lang po. At natili lang pong manakatutok sa news5.com.ph, dito sa News 5 Facebook page, at manood din ng mga latest updates sa One News at sa Frontline Pilipinas sa TV5. Okay, maraming salamat. Ako po ulit si Patricia Mangune. Gandang hapon!